sa inyo. Ngayon, gagawa po tayo ng pork dinuguan. My own version po. Kaya, antayin nyo guys. Luto na tayo. Ito yung ingredients natin. Meron tayong sibuyas, dahon ng sibuyas, durog na paminta, asin, ahos, luya, lemongrass, laman loob ng baboy, at syempre yung dugo ng baboy. Meron din tayong suka, yung suka na sa niyog, galing sa niyog, at meron tayong toyo. Kaya, start na tayo guys. Nagpainit na tayo ng kawali. Kaya nainit na siya. Malakas din yung apoy natin. Kaya hinaan muna natin. Sa kahoy lang kasi ako guys. Kasi mas masarap kasi magluto sa kahoy. Kita nyo init na yung kala, yung kawali natin. Lagyan na natin ng kunting mantika. Kunti lang kasi yung laman loob ng baboy, merong mantika yun. Yan, mainit na siya kasi mainit na yung kawali natin. Lagyan na natin yung luya, ahos, at yung sibuyas. Yan, bisa-bisa lang. Bisa-bisa lang tayo. At hayaan natin siyang mag-brown. Yan, pwede na yan siya guys. Kaya ilagay na natin yung laman loob ng baboy. Yan. Haluin, gisahin. Pag nainit na yan siya, guys, antayin lang natin ha. Yung lakas ng usok. Ganito talaga guys, pag sa kahoy tayo magluluto, mausok. Hindi natin matitigilan yan. Yan, parang nagmamantika na yung laman loob natin guys. Lumalabas na yung mantika niya. Lagyan na natin siya ng suka. Yan, ibuhos natin yung isang basong suka. Kung tuyo. At ang durog na paminta. Parang nag-aadobo po kayo, pero lalagyan pa natin yan ng dugo ng baboy. Takpan natin hanggang kumulo siya. After pagbakita natin na kumulo na, saka natin ilagay yung dugo ng baboy. Ah, yan, kumukulo na siya guys. Ilagay natin yung lemongrass natin, saka yung dugo. Wow, sarap-sarap. Haluin natin. Gisahin lang po ng gisahin. Makikita nyo guys na ano, yung maano na yan siya, mag-iba na yung kulay. Makikita nyo, dugo pa yan siya. Pero maluluto yan, mag-iba yung kulay. Takpan natin ng isang minuto guys. Antayin natin kumulo siya. After 1 minute, ayan, kumukulo na. Nag-iba na yung kulay. Ayan, nag-sticky siya guys. Ganyan yung dinuguan. Mag-i-sticky talaga yan siya pag maluluto na yung dugo. Pero hindi pa yan tapos guys ah. Mas mag-sticky pa yan siya. Kaya ang gamit ko guys ay ano,
yung suka ng niyog, galing sa niyog. Kasi, yung suka galing sa niyog, hindi masyadong maasim. Pag sa tindahan kasi, yung sukang puti kasi, maasim yun. Kaya hindi mo madagdagan ng suka yung ano. Kasi suka lang yung nagpapaluto nito, guys. Kaya yan, nakita nyo yung sticky na siya, dagdagan natin ng isang basong suka. Hindi naman yan maasim, kaya walang problema. Para naman hindi siya mag-sticky. Kasi pag mag-sticky yan siya, didikit yan sa ilalim ng ano, ng kawali natin. Yan. Lagyan natin ng asin. Nakita nyo kanina na naglagay ako ng tuyo. Lagyan natin ng kunting asin lang. Para hindi naman siya umalat. Kasi naglagay na tayo ng tuyo kanina. Haluin natin. Hindi ako naglagay ng atsal, guys. Kasi yung atsal, yan yung isang nagbibigay ng rason para madaling masira yung dinuguan natin. Tikman natin. Ang sarap, guys. Grabe, ang sarap. Ang sarap. Kaya pwede na yan nating lantakan. Kaya tayo na, guys. Enjoyan na natin to. Kaya yan, pwede na siya, guys. Pwede na natin kainin. Depende sa inyo po kung pwede nyo, kung lalagyan nyo po ng sili. Kasi mas masarap kasi pakumain ito pag may sili. Yan, kainan na. Yan, guys. Kung nagustuhan nyo po yung naluto natin ngayon, subscribe lang po kayo sa channel ko. At kalampagin nyo po yung bell dyan para ma-update po kayo sa susunod na video ko. Thank you po, guys, for watching. Please subscribe. Thank you. Bye-bye.